Ngayon, andito na kami sa loob. So, bali, 300 lahat ng binayaran namin for entrance fee, which is 150 pesos for sa mga regular. So, sa mga senior citizens, meron silang discount. Kailangan nyo lang mag-present ng inyong mga ID. Yung kanilang entrance papunta doon sa bandang itaas is merong mga vines tsaka gumagapang na mga halaman na nakalagay, which is very kakaiba siya tsaka unique. Few moments later. Aakyat tayo sa itaas kung saan aakyatin natin yung kanilang matarik na yung pinaka main attraction nila dito, which is yung malaking cruise. So aside sa mga exotic na mga halaman tsaka mga vines na makikita dito sa kanilang entrance, meron din ditong mga hayop silang inalagaan. Ang pinaka gateway niya papunta doon sa itaas. Andito kami ngayon sa kanilang hagdan papunta sa itaas. So medyo may kataasan siya, but then again, madali lang ito para sa atin. So meron silang dalawang option sa pag-akyat sa itaas. Either sasakay ka sa kanilang parang shuttle or by walking. So dadaan ka dito sa hagdan. Kada side ng hagdan dito sa gitna, meron siyang mga station of the cross na nakalagay. So, hindi pa kami tapos umakyat, na nagpahinga lang kami saglit, but after then magre-resume na rin kami. So, sa likod ko is ang overlooking view ng mga, di ko alam kung anong barangay ito. Basta this is also part of San Joaquin, Iloilo. A few moments later. Yes, nakapagpahinga na rin kami. Medyo nawala na rin yung kaunting pagod na naramdaman namin kanina. So, i-re-resume na namin yung pag-akyat sa itaas. Medyo malapit na tayo. Kaunting lakad na lang. So finally, andito na kami. But then again, hindi pa ito yung pinaka itaas no, na part. So bali, aakyat pa kami doon. A few moments later. So andito na kami sa itaas. So may mga kasama kami dito ngayon. Ayan guys. Mga oldies. Mga oldies. Nagba-vlog si Kuya. Sama ka
kami mga oldies. Makyat. Tayo tuluyang makapasok sa loob, no guys. Kailangan mo nating dumaan dito sa man-made na tunnel na ginawa nila. O parang cave-like siya. Yung kanyang entrance, guys. So, parang kuweba talaga siya. Pero man-made. Yan. Pasok muna tayo dito. So, expect na madilim. Meron namang mga parang LED lights na nakalagay sa gilid para hindi tayo maligaw. Actually, hindi naman tayo talaga maliligaw dito kasi iisang lagusan lang yung meron dito. Itong statue ni Papa Jesus, so nakalagay siya sa parang wall at nasisinagan ng araw. Guys, nakikita nyo naman, no, yung kanyang lagusan, parang meron siyang special effects. So ayan, lalabas na kami dito. Napakamaliwanag dito. Amazing. So guys, andito na kami ngayon sa itaas. So nakakabulag yung liwanag. So puro puti yung makikita ninyo. Tsaka napakaganda ng view. Very enticing. Pahinga muna tayo dito kasi medyo mainit. So, base naman sa nakikita ninyo, nakasisilaw yung liwanag dito because the reflection of the sun ay tumatama sa mga estatwa at sa mga pintura dito, which is kulay white. So, parang nakakapagbigay siya ng kakaibang pakiramdam, no? Para kang nasa langit. And plus na mataas yung lugar na ito, which is very unique and very interesting para sa mga gustong magbisita dito. So sa mga may balak na pumunta dito, so huwag niyong kakalimutang magdala ng mga sombrero o kaya pamaypay kasi pagdating dito sa itaas mararamdaman niyo yung init. But then again, so it is very satisfying. Tsaka napaka-instagrammable na mga view na nandito. So sulit din yung pag-akyat dito kahit na mainit tsaka nakakapagod. Thank you.
Upo muna tayo dito, guys. Napaka-satisfying because the view itself very spectacular, tsaka one of a kind attraction na hindi dapat palampasin ng sino man. So very heavenly, plus merong sound effects sa background namin. No? Very heavenly yung sound effects. Ayan guys, tapos na kaming mag-picture dito sa itaas. So, babalik na kami ngayon sa ibaba para magpahinga tsaka magpalamig kasi masyadong mainit dito ngayon. Baan na kami. So, dito yung daanan. Ito yung kanilang station of the cross. Ang nasa likod namin ngayon is isa sa mga station of the cross na inilagay nila dito sa gilid ng mga hagdan paakyat sa itaas. So aside dito, meron pa doon sa ibaba. Tsaka meron din doon sa kabila. So, ayan guys, that's all for today. So para mapanood nyo yung kabuuan ng aming video, bisitahin nyo lang yung aming YouTube channel, tsaka i-subscribe at i-like. So para sa mga future uploads na i-upload namin, i-click nyo lang yung aming notification bell para mas maging updated kayo. Yan lang po at maraming salamat.